Hi plant people! Good morning and welcome back to our YouTube channel, Marjan's Garden. And today guys, ay magre-repot tayo ng ating big succulents kasi nakabili na ako guys ng pot. Yan, apat lang guys yung nabili ko. And ire-repot ko itong ating malalaking succulents dyan sa pot na yan. So malaki to guys, kagaya ng pot ng ating strawberry kasi ito na lang yung available na size. Tapos, yung susunod dito guys ay sobrang laki na talaga. Ayan. So, iriripat ko to dito guys. Itong ating pink curls, tsaka itong ating nabili kay Ma'am Bagsak Presyo Cactus and Succulents na, ano ba pangalan nito? Si Red Wink. Ayan, si Red Wink. Kasi, okay naman na siya guys sa pot na to. Pero, gusto ko kasi siyang ilipat sa white pot. And, malaki nga lang yung pot na mapagtatamnan natin sa kanya ngayon. Pero, syempre, kapag ganun po yung pot na gamit natin, dapat control tayo sa pag-didilig. Ayan. Ito din, diripat ko din siya guys sa white pot para magandang tingnan. So, yan po yung soil mix ko, rice hull. Tapos, may nakaready na din ako dyan ng mga pots. Para kapag mayroon tayong itatanim, ay nakaready na sila. So, hindi na ako makahassle pa na mix ng soil mix natin. So, nakamix na talaga yan. So, yung gamit ko po na soil mix ay rice hull. Tapos, yung gamit na natin na soil mix. So, bali, recycle lang po talaga yung nagagamit ko ngayon. Ayan. So, ayan o. Meron pa tayong, pwedeng i-recycle soon. Ayan. And, nagpropagate ko ng watch chain. Ayan siya, guys. So, ayan, magsimula na tayo guys mag-repot. So, nag-ready na pala ako guys ng pot natin. Ilagyan ko na to ng fresh na rice hull. Ayan, fresh lang po yan. Bali, yun lang yung ilalagay natin sa ilalim. Tapos, maglalagay tayo nitong nahalo na natin na soil mix. Ayan, konti na lang to guys kasi nga nilagay ko na dun sa mga empty pots natin na nabili. Ayan siya. Ayan. Ayusin lang natin. So, ayan guys. Sinetap lang natin para ano. Alam nyo ba guys, ngayon ay napakaraming ants dito. Kasi hindi pa ako nakapagsaboy ng huradan. Ayan. Kasi tag-init na ngayon. So, dahil tag-init na at dahil may rice hull tayo dito guys na nasa sako. Ayan ito. Ayan ito. Ayan yung pinupuntahan nila guys. Ayan, so, ito yung una nating iriripat. Napakalaki na niya. So, nabili naman natin to guys, ang malaki na. Pero, hindi pa ganito talaga kaganda yung leaves niya noon. Ayan, pero stress to guys nung nabili ko. And, ang pangalan nito before I can. So, naano ako kasi. Parang mali lang yung lagay ni seller. Ayan, so, bali ito guys ay, inayos ko na to before, bali niripat ko siya. I mean, nagdagdag lang pala ako ng soil sa kanya. Ayan o, kung makikita nyo guys. Ito yung nilagay natin na fresh na rice hull sa ilalim niya before and pabulok na rin siya guys. So, ayan. So, ayan na o. So, ito lang pinkers natin guys. Kapag niripat natin siya, ingatan nyo yung leaves niya kasi kapag siya, hindi siya dehydrated. Talagang yung leaves niya ay napaka-crispy. Ayan. So, lalagay na natin siya dito sa pot. Ayan. Tama lang guys yung inano natin. Nilagay na soil sa ilalim. Ayan. So, ayusin lang natin para makita nyo. Ayan. Tapos, gagawin natin, mag-a-add na lang tayo na potting mix sa mga gilid-gilid nila, guys. So, siguro kukulangin ako ng potting mix, guys. Kasi, malaki talaga itong pot na to. Dahil gusto ko lang naman sila, guys, mapaganda. Yan, kasi gusto ko talaga yung white pot. Tsaka, mailalaki pa to, guys, kasi lumalaki itong pink curls na to. Ang ganda niya. Ang ganda niya lalo na kapag stress.
Tsaka easy to grow lang din to guys na fingers natin. Napakadali niyang buhayin. Yan, nung nakaraan na dinagdagan ko siya ng soil ay grabe yung niya guys. Natanggalan ko siya ng healthy leaves. Bali, dalawa, tas nasira pa yung isa. Kasi gabi na nun guys, nung nagdagdag ako ng soil sa kanya, inasagi ko kasi medyo padilim na nun. Ayan. So, ganun lang guys yung gagawin natin. Ayan, gaganyan lang natin para yung potting mix na nilagay natin, ibabaon siya pa ilalim. Bali, ma-feel niya yung walang laman ng mga gilid-gilid. Ayan. Di na ako naggamit ng guys, ng gloves. Ayan. Pero kapag nagri-repot po kayo, ay gamit kayo ng gloves. Ako, gumagamit na ako ngayon. Ngayon lang, hindi ko mahanap yung gloves ko guys. So, meron ako dyan yung yung plastic lang. Kaso lang, yun kasi bilis nun masira sa nabubuta siya guys sa risal. Matalim kasi yung risal natin kapag inhawakan natin. So, hindi naman ako naglagay dito ng furadan. Pero kayo kung magri-repot kayo guys, mas maigi na naka-gloves talaga. Kasi alam nyo ba ako guys na-allergy na rin yung kamay ko sa farina ng succulents. Ewan ko ba kung bakit. Nakaka-allergy din pala yan siya. Yan, depende din siguro guys sa natin. Yan na siya guys, so. Yan na. So, madungis lang kasi nahamugan to dun banda sa gilid. Ayan o. Yan, nahamugan siya. Kaya yung niya, basa dito banda. Ayan. So, pag diniligan natin yan guys, mawawala din yan, matatanggal din yan. So, okay na to siya guys. Yan na siya. Yan. So, nakaripat na tayo ng isa. So, dito naman tayo guys sa isa natin na malaking succulents. Yan si si Red Wing. Ayan. So, ito yung gagamitin natin. Meron na to guys, risal sa ilalim. So, magdadagdag na lang tayo. Kasi, medyo konti pa yung risal niya. Ito guys, pwede natin itong gamitin. Yan o. Yan. O, diba, pabulok na siya. So, yan yung ginagawa ko guys kapag nagtatanim tayo, yan. Diba, yung nilagay natin na fresh na risal sa ilalim, ganito din yung kalalabasan niya soon. Kapag nagdagdag tayo ng soil mix or ng risal ulit, ganito, bulok na siya. So, pwede na, ginagawa ko yan guys, nag-add lang ako ng, karagdagang risal sa kanila. So, yan na yung ko guys, potting mix ko. Ayan. So, yung soil mix nila, haluan ko lang ng fresh na risal. So, dumadami sila kasi yung mga nilagay natin na ganito, na fresh na risal, kapag tumagal na siya guys, na lagi na silang nababasa sa ilalim, nabubulok na yun. So, yun naman yung dadagdagan natin ng fresh na risal kapag nagripat tayo. So, lahat po ng soil mix ko dito ay reuse lang. Kasi, palagi ko naman to guys, sinasabi sa inyo na napakahirap po talaga ng bilihan dito sa amin. Kaya, gumagawa na lang ako ng way na maano ko yung mga ginagawa kong potting mix. So, talagang gamit na gamit sila. Ayan. So, walang tapon. So, ito guys, bago lang natin itong itanim na karaan. So, tingnan natin kung madadala natin ito ng buo. Ay, hindi pa talaga. May roots na to guys, pero hindi pa siguro to karamihan kasi hindi pa to natagal sa atin. So, wala pa nga itong 1 month. So, pa 1 month na siguro guys. Ayan. Ayan, marami na rin siyang roots. Ayan, kung makikita nyo guys, yung mga white-white na yan ay roots niya. Ayan, healthy ng roots niya guys. So, gagawin ko. Ayan. Ganun lang guys.
Yung soil mix niya na dating nandito guys, ayun na yung ilalagay natin. Ayan o, tingnan nyo. Para sa mga nagtatanong, ayan, rice hull po yung nasa ilalim yan. Karamihan kasi guys ay nagtatanong kung ano ba yung soil mix na gamit natin. So ito lang po. Wala naman tayong sikreto sa ating ano, soil mix. So kunin ko lang guys yung nilagay ko dito sa ano, kulang na yung potting mix natin. So ano nga to eh, reuse na talaga. So, and ito pala guys, bali nakaraan kasi na mix ko na to. May dinagdag ako dito na ano, yung parang ano, yung compost na ipanang palay. Sa pinag anuhan ng palay guys, kasi na-stuck na, na-ano na siya doon na na-decompose na. So pinakuha ko lang sa kapatid ko para maihalo. So makakatulong din yun sa ating succulents. Ayan. Ayan guys, so bali gagawin natin para di na magalaw yung roots niya, eh maghukay tayo ganyan. Tapos gagawin natin ito guys, maglalagay tayo ng bato sa gilid. Ayan, saka natin siya iganon. O di ba madali lang naman guys magripat. So para hindi na mabugbog yung roots niya, ganun lang yung gagawin nyo. I-shake shake lang yan guys. Ayan, lagay ko na to. May fresh na rice hull to. So, yung fresh na rice hull yung papunta sa pinakaibabaw niya. Okay lang yun. Kasi, kapag lagi na yun nababasa, guys, nabubulok na siya. So, may nagtatanong din pala sa atin kung kapag nabulok na ba daw yung ipa, hindi ba daw na ano yung halaman natin, yung succulents natin. Hindi naman po. Okay naman siya. Kasi kapag nabulok na siya, ganun yung pinakita ko sa inyo kanina. Ganun siya. Nagiging ano lang siya guys. Ganyan o. Ito. Tapos nagiging ano na yan. Malambot. So nagiging sobrang lambot na niya. Kaya kapag rice hull po yung gamit nyo guys, kailangan yung mag-repot. After 6 months siguro guys pataas ganun. Pero ako kasi tinatansya ko lang yan guys. Tinitingnan ko lang yung soil mix natin. Kung malambot na ba siya, nagdadagdag lang ako ng fresh na rice hull sa kanila guys. Ganun lang yung ginagawa ko. Ayan. So, ayan na siya guys. Oh. So, yan na guys. Yung ating naripat. Ayan, di ba? Mas gumanda sila sa pot nila guys. Oh. Ayan, bagay to sa pot niya. Kaysa doon, maliit talaga yun guys. So, ito, tamang-tama to sa kanila. Ayan, so, yan guys, after natin silang maripat, 1 week bago natin sila bigyan ng water. Ayan, pero, syempre kapag ganito kalaki talaga yung pot, mag-control tayo sa pagbibigay ng water. Lalo na ito na hindi pa gaano talagang marami yung roots niya. So, ito, okay na to kasi matagal na to sa atin. Marami na talaga yung roots nito. Pero, syempre, dahil sobrang laki ng pot nila, kailangan talaga control tayo sa pagdidilig. Ayan, so, pwede natin silang ipulso kapag talagang marami na silang roots. And, sa pagdilig na nun, guys, tagal-tagalan nyo ulit, guys, bago kayo magdilig. Pero, yung rice hull naman po, mabilis lang yan, guys, ma-dry. Ayan, so, napaka-fast draining ng rice hull, guys, na gawing potting mix. Ayan, so, yan lang guys, ibabalik na yan natin sa pwesto nila doon guys sa nainitan. Yan. So that's all for today's video guys. And I hope you enjoy watching and see you on my next vlog. Happy gardening everyone. Bye-bye.